Kumusta mga buddy? Naaalala niyo pa ba ang lalaking ito na nagpauso ng salitang paano mo nasabi? Well, maging sa ngayon nga ay nagagamit pa nga ang meme na ito dahil sa pwede mo itong gamiting pambara sa taong ayaw mong makausap. Kumbaga pang asar na punchline. Well, sino nga ba ang lalaki sa likod ng meme na ito at ano ba ang dahilan kung bakit nag-viral ito mula 2018 hanggang ngayong 2022? Kung gusto mong malaman ay siguruduhin mo lang na tapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para masarap ang ulam mo bukas. Well, dito sa Pilipinas ay talagang ang tatalino ng mga Pinoy kung memes na ang pag-uusapan. Yung tipong 2 PM pa lang lumabas ang issue is at 2:05 PM ay meron na agad meme ang nag-circulate sa social media. Yung tipong pag nakita mo ang memes na ito ay mapapailing at mapapaisip at mapapatawa ka na lang dahil sa napakahenyong nakaisip nito. Kaya bilang pagkamangha ay napashare tayo sa nasabing meme, dahilan upang mag-viral ito sa buong bansa. Gaya na lamang ng lalaking ito na si Robert Nocos. Si Robert Nocos nga ang naging sauce sa nangyari noong October 2, 2018 sa isang KTV bar sa Juan Luna Street, Tondo, Manila. Dito nga ay winakasan ng customer ang buhay ng 41 years old waitress na si Anis Yalongo at nadala naman sa paggamutan kasama nito sa trabaho na si Celia Tamayo. Ayon sa mga nakasaksi ay hindi pagkakaintindihan ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito. Nakita pa nga sa CCTV na umalis na ang lalaking ito sa KTV, kaya nakampante lang sila ani sa pinagtatrabuhuan nila. Ngunit paglipas ng ilang sandali, ay bumalik na ang lalaki na may dalang delikadong bagay na tinakpan niya ng tela. Bumalik pala ito para wakasan ang nakaalitan nitong waitress. At dahil nga sa bilis ng pangyayari ay hindi na nga ito nakatakbo at tuluyan ang binawian ng kanyang buhay. At dahil nga inaksyonan agad ng barangay at ng otoridad ang pangyayari ay nahuli nila ang lalaking ito na itinuturong mastermind ng witness. That time nga ay 21 years old na si Robert Nocos. At ang hinihinala ng otoridad at mga netizens ay wala sa normal na pag-iisip itong si Robert Nocos. Base na rin sa kanyang kilos at pananalita. Nung tanungin nga ito ng media kung gumagamit ba ito ng ipinagbabawal na gamot, at kung minadali pa daw ang pagpapagupit nito upang hindi siya agad na makilala, ay sumagot lang ito ng, "Paano mo nasabi?" At nung tanungin naman ito kung bakit nito inamin na siya ang may gawa, ay sumagot naman ito na umamin na lang siya dahil sa nasasaktan na siya. Patungkol naman sa minamadaling pagpapagupit, ay paano man naman daw nasabing minadali, inakatulog na nga siya sa sobrang tagal ng pagpapagupit. Pero kung mapapansin nyo naman talaga sa larawang ito, eh kahit nagpakalbo na nga ito ay hindi pa rin pantay ang gupit nito at may natitira pa. Kaya dito na nagduda ang otoridad na baka nga nagmadali itong magpagupit upang hindi makilala. Pero nung hinarap naman ito sa witness ay kinumpirma ng witness na ito nga ang gumawa. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay spotted na nga itong si Mr. Paano Mo Naman Nasabi na nakalaya na at kumakain ng tinapay. Tumubo na rin ang buhok nito at nakasmal na lang na kumakain ng tinapay. Nang biruin siya ng mga tao na paano mo nasabi na kumakain ka ng tinapay. Matapos nga ang pag-viral nito dahil sa interview sa kanya ay merong nakapagsabi ng mga netizens na nakalaya na daw ito at napagkamalan lang daw ito na may gawa. Nagkamali din daw ang media gaya ng Soko at humingi na rin daw ito ng apology. At hindi na daw inere dahil kahihiyan daw ito ng media. Meron ding mga nakapagsabi na nagbagong buhay na daw ito at masaya at tahimik nang namumuhay kasama ang kanyang sariling pamilya. Ngunit bilang respeto na lang daw ay hindi na nila ito kinuna ng litrato para i-upload sa social media. Meron ding nakapagsabi na nagtatrabaho na daw ito bilang security guard. Pero dahil nga walang nakapublish na article online patungkol sa kanyang paglaya ay hati pa rin ang opinyon ng mga netizens. Merong naniniwala na inosente nga ito at meron ring naniniwala na siya ang gumawa ng hindi kaaya-ayang nangyari noong October 2, 2018. Ikaw buddy, sa tingin mo, inosente nga ba si Robert Nocos? Comment down below kung paano mo nasabi.